nagsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating mahabaging Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na poong Hesus Nazareno. Patuloy tayong naglalakbay ngayong banal na panahon ng Kwaresma upang lalo tayong makatulad kay Hesus Nazareno, puno ng pagbibigay ng sarili, puno ng kabutihan, puno ng awa. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayan dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikhiyam ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Sumunod si Jose at natagpuan ng mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na siya ng mga ito.
Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon." At sabihing sinila ng mabangis na hayop, "Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, wag nating patayin. Wag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon." Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat na mga Ismaelita mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose ay dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong taggutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit, ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paan ito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati liag niya'y pinapagkwintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyang tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose ay ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kailanman ang nananalig.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo. Patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon na paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pag-aharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating Poong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Lalo na ngayong araw na ito, araw ng Quiapo, araw ng ating debosyon, araw ng ating pamimintuho sa mahal na Senyor. At tayo narito, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, dahil gusto nating sabihin kay Jesus sa Sareno na narito tayo upang sumunod sa Kanya, upang matulad sa Kanya, upang maging bahagi ng Kanyang kaharian. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno.
Ito po ang ating pakakatandaan. Kaya tayo narito. Kaya tayo may debosyon. Dahil nais nating maging bahagi ng kaharian ni Jesus Nazareno. Hindi lang ang biyayang maaari niyang ibigay dito sa lupa. Opo, kailangan natin ng pera, ng kalusugan, kabuhayan, kailangan natin ng trabaho, kailangan natin mag-abroad, kailangan natin pumasa sa board exam. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, ang ating inaasam-asam ay maging bahagi sa kaharian ni Jesus Nazareno sa langit. Sapagkat ang makapagbibigay ng tunay na kagalakan sa atin ay ang makasama siya habang buhay, makasama siya magpakailanman. Kaya nga't narinig natin sa Ebanghelyo ngayon na nagbigay babala si Jesus Nazareno. Hindi na kayo ang pag-aharian ng Diyos, kundi ang mga bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Hindi na kayo ang pag-aharian ng Diyos. Binibigyang babala ni Jesus Nazareno ang mga saserdote, ang mga matatanda ng bayan, ang mga pariseyo at eskriba, ang mga tao ng templo, ang mga taong madalas din sa simbahan. Hindi raw exempted. Hindi raw dahil madalas sa simbahan, katulad ng mga pariseyo at mga saserdote, ay hindi sila tatanggalin sa paghahari ng Diyos. Dahil may mas malalim daw na kailangan gawin upang maging bahagi tayo ng kaharian ng Diyos. Kaya babala, hindi dahil madalas tayo sa simbahan, hindi dahil naglilingkod tayo sa simbahan, hindi dahil nagbibigay tayo sa simbahan, ay agad-agad magiging bahagi tayo sa kaharian ni Jesus Nazareno. Ano raw yung kailangan nating mas lalong gawin? Sa Ebanghelyo, ibinigay ni Jesus ang talinghaga ng mga masasamang katiwala na meron daw mga kasamahan, ipinagkatiwala sa kanila yung ubasan. Ngunit, nung kumukuha ng parte yung may-ari ng ubasan, kanilang pinapatay una yung mga katiwala. Naalala ko po tuloy nung dati kapag ako'y isinasama noon ng aking lolo kapag kukunin yung parte, pag-anihan ng bigas. At nakakalungkot na ang daming dahilan para hindi ibigay pag panahon ng anihan yung ilang kaban lang naman na bigas na sana ay magiging parte ng may-ari. At ang mas nakakalungkot, yung pinagkatiwalaan ay parang siya ang may-ari kung umasta. Di ba minsan nagpapahiram tayo, pinahiram mo na yung gamit mo, nasira, hindi man lang humingi ng paumanhin sa'yo. Parang ikaw pa ang may kasalanan, ikaw pa ang nasisi. Pinahiram mo yung damit mo, pinahiram mo yung kagamitan mo, pero hindi pinag-ingatan. Akala niya kung umasta, parang kanya. Ganon yung nais bigyang babala sa atin ng Panginoon. Lahat po tayo rito, pinagkatiwalaan ng Diyos. Lahat ng meron tayo, galing sa Diyos. Kung kaya nga't ang lahat ng ito ay ibinabalik din natin sa Diyos. Ngunit dumarating ang punto na
natutukso tayo, na naniniwala tayo sa suhol ng demonyo, na pinapaniwala tayong tayo ang masusunod sa lahat. Maging yung buhay natin, maging yung buhay ng kapwa mo, parang tayo na ang nagdidikta. Hindi ho ba ang buhay natin pinagkaloob lang ng Diyos? Pero sa panahon ngayon, nakakalungkot sa mga balita natin ngayon, araw-araw, patayan. Para bagang tayo na ang may-ari ng buhay. Pag gusto natin ipapatay ang kapwa natin sa isang idlap, sa tamang halaga, nagagawa yun. At ngayon nakakabahala mula sa mga opisyales hanggang mga ordinaryong tao, ganun na lang kamura ang buhay. At maging sarili nating buhay, natutukso minsan tayo na kunin kahit ang sarili nating buhay dahil pinag-aakala natin atin ang buhay na ito. At ito yung sana magamot natin, mga kapatid, na hindi tayo ang may-ari. Tayo ay katiwala ng Diyos. Ganun tayo kamahal ng Diyos, ipinagkatiwala niya sa atin. Lahat, mga magulang, ipinagkatiwala sa inyo ang inyong mga anak. Hindi niyo pag-aari ang anak ninyo, kaya hindi yan pwedeng bugbugin niyo pag gusto niyong bugbugin. Apihin niyo, pagsalitaan niyo ng masakit dahil kayo ang nagpapakain, dahil kayo ang nagbibigay ng pangkabuhayan, dahil ba ikaw ngayon ang kumikita, pwede mong pagsalitaan ng masakit ang iyong magulang, ang mga nakakatanda sa iyo, ang mga kasamahan mo sa bahay. Hindi po, mga kapatid. Hindi dahil ikaw ang boss sa opisina ay pwede mo nang laitin ang pagkatao ng mga pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Yun lagi ang tatandaan natin. Ang lahat ng ito ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At dahil ipinagkatiwala yan, kailangan pangalagaan natin. At dahil ipinagkatiwala yan, huwag mong asamin din yung ipinagkatiwala sa iba. Kaya ang isang sakit, pagkatapos ng mistulang paniniwala mo na ikaw ang nagme-may-ari, ikaw ang may hawak ng lahat, sa kagustuhan mong dahil naniniwala kang ikaw ang may-ari ng lahat, pati tuloy yung iba, gusto mong kamkamin. Kaya ang susunod na sakit, inggit, selos, at ito'y nagdudulot ng pagkaganid. Yung mga tatanggalin daw sa paghahari ng Diyos, yung mga makasarili, yung mga ganid, yung inaasam kung ano meron ng iba. Kaya nga narinig natin sa talingaga, gusto nilang patayin yung anak. Akala nila, pag pinatay natin yung anak, makukuha natin lahat. Akala natin, pag tinanggal natin ang Diyos, pag tayo na ang masusunod, makukuha natin ang lahat. Sa unang pagbasa, narinig natin, akala ng mga kapatid ni Jose, pag iniligpit siya, sila na ang mamahalin ng tatay. Magkakapatid, nakita nyo, nagkainggitan. Kaya pinagtulungan nila si Jose. Akala nila, pag nawala sa eksena si Jose, sila na ang mamamayagpag. Mga kapatid, babala po. Diyan magaling ang demonyo. Akala niya, pinapaniwala niya tayo pag iniligpit natin ang mga kaaway, ang mga karibal. Pinapaniwala niya tayong tayo na ang aangat. Pero hindi po totoo yun, mga kapatid. Sapagkat nakita natin,
ang pagtitiwala ng Diyos ay laging mananaig at ang mga nagtitiwala sa Diyos ang tunay na mananaig. Kaya nga, mga kapatid, sa misang ito, pagdasal po natin, huwag tayong kainin ng ganit. Kung sa sandaling ito, sa puso mo, may kinaiinggitan ka kasi mas parang pinagpala sila, hilingin mo kay Jesus sa sareno, tanggalin niyang pagkaganit, tanggalin niyang karahasan. Kung sa sandaling ito, na pagtanto mo na nangaapi ka ng kapwa mo dahil akala mo ikaw ang mas nakakaangat sa kanila, pakiramdam mo parang ikaw na ang nagmeme-ari sa kanila, humingi ka ng tawad kay Jesus Asareno at nawa maipaalala sa ating lahat, hindi tayo ang may-ari, hindi tayo ang boss, hindi tayo ang pinuno, tayong lahat mga katiwala lamang ni Jesus Asareno. Pero huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, huwag mong isipin mababang uri ang katiwala. Hindi, sapagkat ang tunay na katiwala ang siyang paghaharian ni Jesus Asareno. At ang mga pinaghaharian ni Jesus Asareno ang siyang magtatagumpay, ang siyang tunay na magiging maginhawa, ang siyang tunay na pagpapalain ng Diyos. Kaya ngayong Kuwaresma, iyan ang ginagamot natin. Kaya tayo nagkakawang gawa para hindi panay kabig ng kabig, matuto rin tayong magbigay. Kaya tayo nagsasakripisyo, hindi pasarap ng pasarap, kundi marunong din tayo magparaya at magbigay ng sarili. Kaya tayo nananalangin para hindi laging ang oras para sa atin at atin lamang, kundi ang oras ng pananalangin, katulad ng misang ito, inilalaan natin sa Diyos. Sapagkat sa bandang huli, tayong lahat katiwala. Sana po makita-kita tayong lahat sa langit. Sana po kung gaano tayo nagkakasama-sama, lalo na dito sa Quiapo, magkasama-sama tayo kasama ni Jesus Asareno sa kanyang kaharian. Kaya sa pagkapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Asareno, narito po kami, namimintuho sa iyo sapagkat nais naming makasama ka dito sa lupa hanggang sa langit. Kaya nga't mahal na pong Jesus Asareno, gamutin niyo po ang mga nakasisira sa aming kalooban, sa aming pamilya. Ang inggit, ang selos, ang pagkaganid, ang pangaapi, ang karahasan. Ipaalala niyo po sa amin lagi na kami mga katiwala, na kami pinagpala, na kami mangalaga sa isa't isa, upang sa gayon, pagdating ng panahon, pag nakaharap ka namin sa pintuan ng langit, kami iyong papasukin sapagkat kami naging mga mabuting katiwala. Turuan niyo po kaming mapagbigay. Turuan niyo kaming maging matulungin. Tulungan niyo po kaming matulad sa iyo, mahal na pong Jesus Nazareno. Pagpalain niyo po kaming lagi. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang pinagnilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Ang ating tugon, Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay.
Ang Santo Papa naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagbalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagbalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagbalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagbalain mo ang aming mga buhay. Tahimik nating idulog ay panating kahilingan. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig at pagtitiwala. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking ibig. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-ain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang apit dukay kanyang damayan. Ngayon ang iyong inihandog, ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaibigan.
Tuwing tayo nagsisimba, inaalala natin ang pagbibigay ni Jesus sa sareno ng kanyang sarili. Katulad niya, matuto din tayong maging mapagbigay, lalo na sa Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
At ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kapag nasisira ang aming pamilya, ang aming ugnayan, dahil sa inggit, dahil sa kasakiman, dahil sa karamutan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Ipaalala niyo po sa amin na kami mga katiwala lamang. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Yeah.
Pinapalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinigay sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Magsilihod po ang lahat. Tunghayan mo akong naniniklod sa iyong harapan, Jesus, na butihin at katamis-tamisan, at ako'y dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban, upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan, at ang matatag na pasyang magbagong buhay,
Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat, habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus, na butihin. Mga kamay ko at paa ay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda sa mga kapatid nating nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa ating maging mapagbigay at maging mapagmalasakit sa ating mga kapatid. Kaya nga't tandaan po natin, lahat po tayo ay mga katiwala ni Jesus Nazareno. Huwag natin hayaang sirain ito ng kasakiman, inggit at selos. Sa halip, pagyamanin natin ang tiwalang ito sa pagiging mapagbigay at matulungin upang tayong lahat maging bahagi ng kanyang kaharian. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, araw ng aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming